In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. When Jesus is with his disciples, he is their friend and defender. But after his death and resurrection, Jesus will return to the Father. At the Last Supper, he tells the disciples not to be sad, because he will not leave them orphan. He will send them the Holy Spirit, who will act to his name. At this Eucharistic celebration, the Holy Spirit is with us. Let us open our hearts to him, to his inspiration. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, Ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest. Thank you.
devotion, these days of joy, which we keep in honor of the risen Lord, and that we relive in remembrance, we may always hold to in what we do. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the Acts of the Apostles. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Christ to them. With one accord, the crowds paid attention to what he was said by Philip. When they heard it and saw the sign he was doing, for unclean spirits, crying out in a loud voice, came out of many possessed people, and many paralyzed or crippled people were cured. There was a great joy in that city. Now, when the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God, they sent them Peter and John, who went down and prayed for them, that they might receive the Holy Spirit, for it had not yet fallen upon any of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid hands on them, and they received the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Let all the earth cry out to God with joy. Let all the earth cry out to God with joy. Shout joyfully to God, all the earth. Sing praise to the glory of His name. Proclaim His glorious praise. Say to God, how tremendous are your deeds. Hear now, all you who fear God.
A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, sanctify Christ as Lord in your heart. Always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. But do it with gentleness and reverence, keeping your conscience clear, so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. For Christ also suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Jesus said to his disciples, "If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always, the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it neither sees nor knows him. But you know him, because he remains with you and will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me, because I live and you will live. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I in you. Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me. And whoever loves me will be loved by my Father. And I will love him and reveal myself to him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Christ is risen, alleluia, alleluia. Christ is risen, alleluia, alleluia. Thanks be to God, alleluia, alleluia. Thanks be to God, alleluia, alleluia.
So patuloy po natin pakinabangan at pahalagahan ang panahon ng muling pagkabuhay at tayo ay nasa ika-anim na ng linggo ng muling pagkabuhay. At makita po natin, no, na ngayon ay higit kasi po yung panahon ng Kwaresma ay meron lamang limang linggo ang Kwaresma. Tayo higit na ngayon sa panahon ng Kwaresma kasi nasa ika-anim na tayo ng linggo. Pero ito na yung panahon na katulad ng paanyaya natin noong nakarang linggo ulit. Ito yung panahon na kung saan ay nagpapaalam mo sa Jesus. Aalis na ako. Pupunta na sa akong sama. At katulad nito noong nakarang linggo, ay inihanda niya ang kanyang mga alagad. At sa linggo nito, ang sinabi niya ay sa kanyang pag-alis ay huwag tayong mabahala sapagat hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo iiwanan. Idadalangin niya sa Ama na ipadala ang patnubay. Ipapadala ang Espiritu Santo. Ipapadala ang Espiritu ng katotohanan. Alam natin, pag pinag-usapan natin ang tatlong persona ng pagka-Diyos, ng ating Diyos, isa po sa mahirap na kuminsan ay paliwanag itong boy sa Espiritu Santo. Madali natin yung mga kuminsan magagawa, ang Diyos Ama saan? Creation. Ang Diyos Anak sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas. Ang Espiritu Santo, medyo may kahirapan kasi Espiritu. Kaya ito yung nais natin pagnilay-nilayin ngayon. Na kung makikita po natin, tatlong katawagan ang ginamit ngayon sa Ebanghelyo. Ang Espiritu Santo, ang patnubay, at ang Espiritu ng katotohanan. Ito ay tumutukoy sa iisang realidad. Ang ikatlong persona ng pagka-Diyos ng iisang Diyos. Tatlong bagay po ang nais natin pag-ilay-ilayan sa araw na ito. Una, ano ba ang Espiritu Santo? Ano ba itong patnubay? Ano ba itong Espiritu ng katotohanan? Sa mga salita niya, pinahayag po sa atin ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa Helen, the Spirit of Truth whom the world cannot accept. Itong Espiritu daw ng katotohanan ay isang bagay na hindi matanggap ng sanlibutan. Hindi nakikilala ng sanlibutan. Hindi nakikita ng sanlibutan. Kapag makita po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, there is always a conflict between the Spirit and the world. Kaya isa ko sa mga opposite. Anything na kapag sinabi mo gawa ng sanlibutan, yan ay mayroong laman. Kabaligtaran niya na yun, ang Espiritu. Kaya nga, ang sinabi ulit, whom the world cannot accept. Bakit? Kasi kapag sinabi natin Espiritu, ay isang bagay na kung tusin po, ay hindi makamundo. May tuturing natin na out of this world,
not of this world. Kasi hindi, walang laman eh. No? Walang laman. Ito, kandila, may laman yan. Pwedeng ang bagay na nakikita natin sa daigdig na ito ay mga bagay na pwedeng ma-sense ng ating five senses na amoy. May hugis, nakikita, nahahawakan, na may forma, may lasa, naririnig. Pag sinabi natin espiritu, hindi mo maamoy, walang amoy, walang lasa, walang buhis. So kaya po bahagi natin ang makita, kahit na siguro sabihin natin, no? Pag sinabi natin Espiritu, kahit na po ito, no? Yan, di lang apoy, o yung pungsindi ng kandila, no? Yan ay walang hugis. Well, hindi mo mahawakan, may hugis pa rin, no? Pero hindi Espiritu yan, bakit? May init eh. No? Yung hangin, hindi mo nakikita. Pero yan ay hindi pa rin Espiritu. Bakit? Material pa rin yan. Kasi nararamdaman mo pa rin yung hangin. Pag sinabi yung Espiritu, walang forma. Walang pwedeng makapagbigay ng ito. Bakit? Walang material. Walang matter. Walang forma. No matter. No form. Kaya po kami sa sinasabi, di ba? Father, may nakita kami multo. Sabi ko, anong nakita mo multo? Kalimitan sinasabi ng iba eh, kasi hugis ng ganito, kamukha nito. Ay dalawa lang mga pwede natin patutunguhan. Una, namamalik mata lang kayo. O nag-i-imagine lamang kayo. Espiritu yan eh. Walang forma yan. Baka ang nasa isip nyo lamang ay ganito. Pero hindi yan yun. Kasi bakit? Espiritu yun eh. It will not be contained. Or, kung tawagin natin, yan ay fallen angel, demonyo, that could take form. Spirit that has the power to take form. Pero yung mga mahal natin sa buhay na matay na, ah, hindi, no? Hindi yan. Kasi pupunta na sila doon sa dapat nilang patutunguhan. Hmm? Either sa langit o sa impyerno. Kaya yeah, bahagi yun ang makita natin kapag sinabi natin Espiritu. Hmm? Siguro, pinapamanik lang yun for graphical presentation. Pero pag sinabi mo ang Espiritu, could not be accessed by our five senses. Hindi mo yan pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng amuin. Hindi mo pwedeng makita. Hindi mo pwedeng marinig ng iyong mga tainga. Kasi Espiritu. At hindi lang basta Espiritu. Espiritu Santo. E ngayon, siguro ang katanungan, paano natin malalaman? Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus ay, sabi niya ay, but you know Him. Pwede pala natin makilala itong Espiritu na ito. Bagamat ito ay walang laman. Anong sabi niya? Because He remains with you and will be in you. Anong mayroon sa atin? Na naandun ang Espiritu. Babalik ko tayo doon sa creation, sa paglika. Genesis chapter 3. Ano yun?
We are created in the image and likeness of God. Ano ang kawangis ng Diyos sa iyo at sa akin? Yung bang ilong mo kawangis ng Diyos? Yung bang mata ko ang kawangis ng Diyos? Hindi. Ano yung kawangis ng Diyos? Ang aking espiritu, ang kawangis ng Diyos. Hindi nga lamang katulad ng espiritu ng Diyos. Na pure spirit, pero kawangis ng espiritu ng Diyos. Pero tayo, hindi lang tayo lupa. Tayo rin ay may espiritu. Kaya maunawaan natin at maintindihan natin ang Espiritu Santo. Kasi meron siya na meron tayo. Meron din tayong Espiritu. Ano lang kinakailangan? Maging bukas tayo sa Espiritu na ipinamamanhik sa atin ng Espiritu ng katotohanan. Yun ang mahalaga. Kaya makita po natin na ipinahayag po natin kahit na doon sa unang pagbasa sa gawa ng mga apostol, ano sinabi? Bumaba ang Espiritu Santo. Bakit? Dahil ba sa Panginoon? Wala. Ano lang ginawa ng mga apostol? Laying of hands. Sila lamang ay nilapatan ng kanilang mga kamay. Kaya bumaba ang Espiritu Santo. So, bahagi yung nakonsaring makita po natin. Kaya, ano yung makita po natin hamon dito? Huwag natin sabihin na, ako'y tao lamang. Hindi. Ako'y lupa lamang. Ako'y laman lamang. Hindi. Tayo rin ay Espiritu. Kaya, makagagawa tayo ng mga bagay na maka-Diyos. Makagawa tayo ng mga bagay na makaaangat sa ating katatayuan. Because we are also made of the Spirit of God. Huwag natin kalimutan doon. Tayo ay katulad ng Espiritu ng Diyos. Pangalawa, bahagi na kung saan ay ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu Santo, o ang pagbubay, sabi natin, it's not something to be owned. Hindi mo kayang angkinin ang Espiritu ng katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin na hawak ko ang Espiritu ng katotohanan. Pero pwede natin sabihin na pinanahanan ako ng Espiritu ng katotohanan. Nanawa makita sa akin yung Espiritu ng katotohanan na ito nalit na naging bahagi ng akin buhay sa daigdig na ito. Naging buhay tayo ng saksi ng Espiritu ng katotohanan. Hindi naman natin pwede i-contain ang lahat ng katotohanan, no? Pero kahit na parin alin, ipinamamanhik natin sa ating buhay na alin, itong pinaniniwalaan natin katotohanan ni Alib, nakikita sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Hindi lang basta ipinapakita, no? Yung panyaya ko sa atin ay Alib, palagi natin maipaliwanag. Balikan natin yung ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pedro, isa ko sa pinakamaikling sulat sa libro ng banal na kasulatan, ay ang sulat ni San Pedro. Doon po sa dalawang pagbasa, hayaan niyo yung basahin ko sa inyo, no? Sa sulat ni San Pedro. Ang sabi ni San Pedro, Beloved,
Sanctify Christ as Lord in your hearts. Always, always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. Hindi lang mo na dahil sa kaya nyo explain, hindi. Ano yun? Be always ready. Kinakailanghanda natin ang ating kalooban na pwede natin ipaliwanag. Huwag tayong mahiya na ipaliwanag ang kadahilanan ng ating pag-asa sa daigdig na ito. Sa pagkilos natin bilang mga tunay na mga saksi ng turo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pang sabi niya? But do it with gentleness and reverence. Alam niyo, kuminsan kapag tayo nagpapaliwanag, medyo nagiging emotional tayo. Kuminsan, no? Ay sa ating pagpapaliwanag, ay kuminsan nakapagsasalita tayo ng hindi magandang salita. Ano sabi ng Jesus? Bang, no? Dapat ay alin, dapat ay maging mahinahon tayo. Ano pa sabi niya rito? Keeping your conscience clear so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. So kahit na minumura ka, kinakailangan maging mahinahon ka para maipakita mo na ang iyong panyaya sa ipinamahayag ni Jesus ay dakila. Ano ba sabi ko? For it is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. Ikaw na ang gumagawa ng mabuti. Ikaw pa ang kawawa. Pero ano sabi ni Jesus? Okay lang yun. Kaysa sa mapahama ka dahil sa paggawa mo ng kasamaan. Napakaganda po nito, itong sulat ni San Pedro sa mga lang sa sulat ni San Pedro, no, chapter 3. Hayaan niyong ulit ito ng walang adlib. No? Beloved, sanctify Christ as Lord in your hearts, always be ready to give an explanation to anyone who asks you for a reason for your hope. But do it with gentleness and reverence, keeping your conscience clear, so that when you are maligned, those who defame your good conduct in Christ may themselves be put to shame. For it is better to suffer for doing good, if that be the will of God, than for doing evil. Kaya mo kung isang makita ko natin, naalala ko tuloy yung isang pagkakataon na nakausap ako isang grupo ng mga pulis. Sabi nga sa akin, Father, kasi yung stand ng simbahan, tungkol sa death penalty at saka tungkol sa extrajudicial killing. Sabi niya, Father, kaya lang yung sinasasabi yan. Kasi wala kang, hindi ka nakaranas na ikaw'y maging biktima na karumang-dumang na krimen. No? Yun yung ibinabato sa akin. Sabi ko naman sa kanya, sabi ko, kapatid, yung pamantayan ng simbahan ay hindi lamang sapagkat hindi nakaranas ako o ng ibang mga tao mananampalataya ng karudumal-dumal na krimen. Pero naging lalo magiging saksi yung mga taong nakaranas ng karumal-dumal na krimen. Hindi man sila yung membro ng kanilang pamilya,
pero hindi naniniwala sa extrajudicial killing at sa paglalapat ng death penalty. Bakit? Kasi yun ang turo ni Jesus. Yun ang turo ng simbahan. Ano ang sabi ni Pope Francis? Noong nakalipas na linggo, death penalty is a mortal sin. Anong turo ng Biblia? Huwag kang papatay. And walang subjective clause yun. Huwag kang papatay. Kaya bahagi yun ang patiros natin. Kapag ginagawa mo yun, pinanahanan ka ng Espiritu ng katotohanan. Kasi ito'y maliwanag na tanda ng katotohanan pinanghawakan mo ay ibinabahagi mo sa buhay mo. Ano yun? Nakaranas ka ba ng karumag-dumang dakrimen? Naging biktima ka ba o hindi? Kasi bakit? Yun ang pinamamantayan mo. Kaya yun ang hapon na iniiwanan mo sa akin. No? Pinananahanan ng Espiritu ng katotohanan. Bakit? Naging buhay ka ng saksi ng turo ng pananalig ng Kristo muling na buhay. Pangatlo, pag pinag-usapan po natin ang Espiritu ng katotohanan, ang patnubay o ang Espiritu Santo, anong sabi ni Jesus? Ito ay nagsisimula sa pag-ibig sa Diyos at magtatapos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Simula gawa ng pag-ibig ng Diyos, magtatapos sa pagsunod sa kagustuhan o utos ng Diyos. Hindi mo pwedeng paniwalayin kapag sinabi natin ang Espiritu ng katotohanan. Na ba't mo ginagawa yan? Hindi, napipilitan lang ako eh. Hindi, natatakot lang ako. Kaya po bahagi ng pagkilos na kapag ang isang pamantayan sa buhay ay gawa lamang ng takot, kapag naalis na yung pananakot mo, babalik yan. Kaya that's a problem po ng AGK. Ngayon, ang tao natatakot, pwedeng abusuin. At pwedeng bumalik sa dating ugali. Bakit? Wala na kasi nananakot. So, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailanman ay hindi sa pamamagitan ng takot. Saan dapat? Sa pag-ibig sa Diyos. Kaya yun ang dapat na pag-isimula. Out of love. Kinakailangan yun ang dapat na maging pamantayan. Ba't mo ginagawa yan? Gawa ng pag-ibig sa Diyos. At yung pagsunod sa batas, hindi may pwede na, kapag umiibig ka sa Diyos, hindi may pwede na wala nang batas-batas. Hindi rin ang pwede yun. Bakit? Kasi kung talagang makita mo yung pag-ibig ng Diyos, makikita mo na yung batas na inilagay niya para sa, huwag kang magkasala. Kasi sa oras na kayo magkasala, siguradong mapapahama ka. Kasi yun ang dala ng kasalanan. Hindi yan pinagbawal ng Diyos dahil sa pinagbawal lamang ng Diyos. Kaya pinagbawal ng Diyos kasi bakit? Magdudulot sa iyo yan ng kapahamakan. Yan talaga ang patutunguhan mo kapag ginawa mo yan. Kapahamakan mo. Kaya hindi mo pwedeng pag-iwalayin yung pag-ibig sa Diyos at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ano yung dakilang turo ni Jesus? Ang utos ng pag-ibig. Kapag nagagawa mo yan, sumasa iyo ang Espiritu ng katotohanan. Pinananahanan ka ng Espiritu Santo. Mula sa pag-ibig sa Diyos
na nagtatapos sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, itong tatlong ito, ang iwanan ko po sa atin bilang bahagi ng ating paninilay, no? Na nawa ay makatulong sa atin na ano ba itong Espiritu Santo na ito? Una, makita po natin na